Hello guys, this is Nana. Welcome back again to our channel. And for today's video guys, bali mag bali 10 facts about dito sa Japan. Sa mga napansin ko rin dito. Nang 3 years ko dito, bali ayun. So ngayon gusto kong i-share din sa inyo. Pwedeng hindi nyo pa alam or at least kaalaman na rin. Para sa mga yung mga gusto magpunta dito, at least may, kahit pa paano may idea kayo kung ano ba yung mga ano dito, yung mga facts about dito. Mapapansin nyo, dito ako sa labas, bali dito ako nag ano, dito ako nag-film ng vlog kasi nga may ano, parang siya peaceful. Wala naman tao sa loob, kaya lang kasi nasa labas sila lahat. So ngayon nagtry ako dito sa labas. So ayan, simulan ko na ang 10 facts about na maaaring hindi mo pa alam dito sa Japan or whatever. Ayan, ganun. Ano, napakalinis na kapaligiran. So kasi nung bagong dating kami dito, wala ka malang makikitang mga ano, wala kang makikitang mga kalat-kalat sa ano, sa yan, sa mga paligid, kahit na balat ng candy or whatever, wala ka talaga makikita. And then ang mga ano nila dito, ang mga basura nila dito, sinesegregate nila tulad ng ano, yung halimbawa of soft drinks. Bali, pagka yung halimbawa ubos na yung laman nun, kailangan yung cups nun, yung bottle, and then yung plastic na nakabalot, kailangan tinatanggal yun or hiwa-hiwala, and kailangan ding hugasan bago mo siya itapon sa trash can. Kaya kumbaga napaka ano talaga, napaka-discipline talaga ng mga Japanese pagdating sa kalinisan. So ayun, kahit paano kami mga ano dito, na-adapt na rin namin siya kung paano mag-segregate ng mga basura. So ayun. Kasi kahit dito sa loob ng dorm yun, kailangan malinis. Then number 2 facts is ano, napakadami nilang lindol. Alam niyo nung ano, nung bago lang ako dito, yun, nandun kami sa trabaho or dito sa loob ng dorm, ano, meron yun siguro lilindol sa isang araw mga 5 beses. Kumbaga hindi big deal dito yung lindol sa kanila, kaya kaming mga nakatira dito, mga na-immune na rin. Basta lumilindol siya ng malakas, parang wala na lang sa amin. Pero nung una medyo nakakapag-panic syempre, kasi hindi naman talaga tayo sanay sa lindol or whatever. Sa Pilipinas hindi naman talaga ganun kasanay. Pero dito sa Japan talagang ano, naka-immune na sila sa lindol. Pagkakumulog, mas takot pa sila sa kulog kaysa sa lindol. Kaya ayun, siguro nasanay na. Kasi nga meron ng I think 200 active volcano dito, kaya talagang prone talaga sa lindol yung ano, yung ito, itong lugar na to, itong Japan. 3 facts is ano, land of the rising sun. Siguro tong ano, kaya siguro tinawag tong Japan na land of the rising sun, kasi pag summer na dito, bumubukang liwayway siya, ano eh, mga alas 3, basta mga around 3 to 4 a.m. talagang ang ano na lang, sikat ng araw niya. Kumbaga napaka masakit na siya sa balat. Talagang ano, maliwanag na maliwanag. Ano, ang agang bumukang liwayway. At yung ating number 4 ay ano, sila yung, dito yung may pinakamaraming matatandang tao na, yung mga nabubuhay pa. Kasi dito guys, yung mga andami na andami, especially dito sa province, andami, halos karamihan talaga siguro ng mga nakatira dito matatanda, nasa over ano, nasa 100 years old na sila. Almost, mga ganon. Katulad dito sa trabaho namin, meron kaming mga katrabaho na nagtatrabaho pa kahit mga 80 plus na, hanggang kaya nilang magtrabaho, magtatrabaho sila. Hindi sila yung napipirmi na yung nasa bahay lang nakahiga na or whatever, nagpapahinga lang. Dito kahit na hanggang kaya pa nilang magtrabaho, nagtatrabaho sila, hindi sila yung tumatambay. Kasi nga, kaya siguro marami na rin, maraming ganong tao din dito ng mga nabubuhay pa na mga kahit matatanda na or 100 years. Dahil din siguro sa mga kinakain nila, hindi sila masyadong kumakain ng may MSG na ano, na tawag nito, na pagkain. Tapos halos kinakain nila mga matatabang, and then mga gulay na sariwa, and then yun, kahit mga isda at ano, puro halos karamihan hilaw yung kinakain nila. Siguro kaya ganun na rin. Marami talagang tumatanda, hindi sila namamatay masyado ng bata pa.
And then number 5 is ano? Dito meron silang lugar na kung saan pwede kang magpakamatay. Before dati talaga na ano ko 'yon, yung na ano ko siya na ano ba 'to, parang nakakatawa kasi nga. Yun nga, meron kasi silang lugar na kung saan pwede kang magpakamatay. Hindi ko alam kung anong klaseng pagpapakamatay ang ginagawa nila doon, pero minsan nagkaroon yung mga kasi hanging-hanging, yung parang hinahang mo lang yung sarili mo. Parang ganun, ano sila, bali yung, ano siya, isa siyang gubat na, ayun, kung siguro pagka, ano, nadidepress doon pupunta, and then yun, magpapakamatay na lang. And then katulad nitong, alam mo, katulad nitong yung pandemic na to, ang daming mga negosyanteng mga nagpapakamatay kasi nga siguro hindi nila nakaya yung depress. Kaya yun. Kumbaga dito, hindi big deal yung pagpapakamatay ng tao kasi nga, siguro yun na rin yung tradition nila or whatever. Kaya ayun. Madali silang ma-depress. Hindi kasi nga, ano sila yung mga Japanese. Masyado silang workaholic. Hindi sila masyadong... Hindi, basta ano, kung siguro kung family or trabaho ang pagpipilian, mas pipiliin nila yung trabaho kaysa sa pamilya. Hindi katulad nating mga Pilipino, mas pipiliin natin yung pamilya kaysa sa trabaho. Ayun. And then our, ano, ang number 6 naman is ano, halos ng bahay nila dito ay gawa sa kahoy lang. Yun. Tulad nito, itong bahay namin na to, pag ginanyam siya, parang, kala mo, parang ano siya, parang pag tinignan mo, bato siya. Pero halos karamihan talaga ng bahay dito is made of wood. Siguro kasi nga dahil sa lindol, kaya mas prepare nila yung ano, yung ganyang ano, made of wood talaga. Kasi pagka, ano, nagsuswing, nag-ano-ano lang siya, gumaganong-ganong lang, syempre, pag ganyang wood, hindi naman magkakrak yan, hindi katulad ng bato na, syempre, pag laging lilindol, kaya ano, laging lilindol, ano, may tendency na mag-crack. Kaya yung ibang style ng ano ng ibang bahay dito na akala mo kung titingnan mo parang bato siya, hindi siya bato, lahat talaga siya made of wood. So yan. Number 7, bali dito sa Japan, ano, bawal yung mga tsinelas na ano, kailangan dito bawal isuot yung tsinela sa loob ng bahay. Yung parang ginamit mo sa labas yun, bawal yun sa kanila. Isa yun sa way kung paano, ano, yung kung paano ka-respect ng ano. Yun, isang way yun kung paano mo i-respect yung, ano, yung Japanese. Kaya kailangan dito marami kang klase ng chin na pang ano, yung slippers or ano, suot sa pampaa. Kasi nga iba yung pangloob ng bahay and then iba yung sa labas talaga. Hindi mo pwedeng ipasok basta yung ginamit mo dito sa labas, bigbig na aksidente kang pumasok sa loob na sinuot mo yung tsinelas mo galing sa labas. Bawal na bawal 'yon, especially pagka yung kaharap ng mga Japanese or ano whatever o kaya na diyan sila. Hindi ko alam bakit ano, siguro ano eh, isa na rin sa tradition nila 'yon, yung ano, kasi before nung naalala ko nung nagturo yung mga sensei namin na ano, yun nga bawal ngang ipasok. Isa 'yon sa mga tradition nila na bawal mong ipasok yung tsinelas mo sa loob na ginamit sa labas. Next is bendo machine. Bali guys, yung bendo machine, ano siya, yung parang machine siya na ano na basta marami kang mabibili doon, especially mga ano, mga drinks. Dito sa ano, dito nga sa Japan, kahit saan ka magpunta, maglakad ka, marami kang makikita ang mga bendo machine. 'Yon, pwede kang bumili ng sigarilyo. Do, kumbaga parang ayun yung pinakamali, yung store nila ganon. Ay dito kasi sa probinsya, halos ang karaniwang nakikita namin bendo machine is puro soft drinks, kape, and then ano, sigarilyo. Yun lang yung mga halos nakikita namin dito. Pero pag sa city ka, merong ano, halos kumpleto sila. May mga magazine, may mga pagkain din, ramen, yung ganun. Parang, basta yung ano lang siya, machine lang siya na maghuhulog ka ng pera, ayun. Parang ano siya, kahit saan ka magpunta dito or saan ka maligaw, yun. Kung gusto mong bumili man ng kung ano, yun. Dun, sa bendo machine ka bibili. Tapos yung next naman is ano, bali bow, yung magbabaw ka as a sign of you know, respect other. Bali magbabaw ka para yun yung sign na yung pagrespeto mo sa kanila.
Bali, merong kasing tatlong klase ng ano ng pagbawaw talaga. Yung medyo ganyan lang, yung parang tutong, parang greetings lang. Nabi niya, hi, ohayo, gusay, mas ganun lang, konnichiwa. Pero tapag yung may mga ganun na, yung parang naka ano na, parang 30 degree, yung mga ganun. Ewan ko, nalimutan ko na yun. Basta pagka yung masyadong ganun, yung babang-baba ka, yung parang mga emperor na yung mga kailangan mong, ay pagka-emperor na yung mga ano, yung babatiin mo, or siguro mga presidente-presidente, mga ganyan. Kailangan talaga yung parang mababa yung pagkakabaw mo. And yun, siguro, ayun, yan yung mga yan, kumbaga kami nakasanayan na namin yan, tulad sa company pagkapapasok kami. Habang bumabati kami, talagang nakaganon kami. Kasi kumbaga parang nakasanayan na siya eh. Kasi kahit sila ganon din naman kahit basta yung mga ka-level lang namin, bali ano, ganyan, ganon lang din kung paano ka bumati. Kasi pag nandito kasi ma-adapt mo na rin yung mga ginagawa nila. Kasi syempre kailangan mong makisabay yung mga kung ano yung nakasanayan at tulad namin, kung ano yung nakasanayan namin doon sa Pilipinas na ibang-iba dito. Katulad yung mga halimbawa pagtawid-tawid ng kalsada dito, ibang-iba talaga siya. Kailangan talagang sumunod ka sa mga sign, ano, yung traffic sign. Hindi ka pwedeng basta-basta tatawid or ano sa mga kalsada. Kailangan tumawid ka sa tamang daanan or whatever. Kailangan pag hindi pa yan naka-green light, hindi ka pwedeng lumakad. Parang ganun. Ano siya, talagang kailangan, ano, talagang sumusunod ka talaga dapat sa ano. Kasi syempre nakakahiya namang hindi ka susunod. Eh kasi sila mismo ginagawa din nila siya. So, yun, ma-adapt mo rin talaga yung mga ginagawa nila. So ayan guys, dito na nagtatapos yung aking video for today. Kahit papaano na i-share ko sa inyo yung experience ko dito sa loob ng 3 years. So, and guys, dito na po nagtatapos yung aking video for today. And maraming salamat po sa inyong lahat. And sa mga new subscribers po, maraming salamat po. And sana wag kayong magsawang manood ng ano ng aming video. And maraming salamat po ulit. And bye-bye. God bless you.